Yan. So, ang tanong, magkano ba yung... Sayaw. Hello mga Cardi and welcome sa isang video at ang pag-usapan natin ngayon ay mainit-init na ang daming nag-aaway, hindi ko alam kung bakit sa social media yung tungkol sa 299 pesos na engagement ring. Yan. So ang tanong, magkano ba yung... Ang luma na yan! Diyos ko, Beyonce, coded pa talaga yung ayong sayaw. Kailan ba lumabas yung Puta Ring 1? Siguro 2008. Hindi kasi ako Beyonce fan. Pero ang tagal na yan. Diyos ko, more than 10 years ago pa siguro yan. Ayun, nasama engagement ring. Sa tanong, Renzi, magkano ang engagement ring na binigay mo sa asawa mo in relation to your salary at that time? Yun yung ano. Kasi ang naririnig ko is dapat daw yung engagement ring is times 3 ng current salary mo. So ilang X ng salary mo at that time yung engagement ring na binigay mo? Parang as far as I know, parang if not one whole month of my salary, parang kalahati. So kalahati. At least half of my 50% of your salary. Of my monthly salary, if not one month salary. Mm-hmm. Yun yung naaalala ko. At ano yun ah, parang hindi ko siya binili sa mga commercial store ah. Kasi customized. Kasi kapag ka mga commercial store, pag mga nasa mall, malaki overhead niyan eh. Babayad ng renta, babayad ng tao. So, nagpa-refer ako dun sa mga trusted naman talaga. Na mga, syempre, Bulacan. Pag-usapang alahas, di ba? Bulacan yan. So, talaga, hindi ko alam. Oo, pag mga alahas, Bulacan yan. So, meron tayong ano, trusted na provider dyan sa Bulacan. So, dun ko kinuha yung ano, engagement ring para sa ni esposa. Pero 50% of your current salary. Yeah, 52, at least 50%. At least 50%. But not more than what my one-month salary. Oh. Pero kasi yung kaibigan, yun yung naging ano niya, guide niya nung benchmark. Bumili siya, benchmark siya nung bumili siya ng engagement ring kasi sabi daw nung parang mga tito niya, dapat daw times 3 ng salary. Times 3. O, sabi ko, parang ang mahal naman yun. Yeah. Ako naman kasi, well, kwento-kwento, no? Kasi parang siyempre, start ng relationship nyo, right? Engagement. And magtatagal pa kayo eh. Mm-mm. So, ang sabi kasi sa akin is dapat habang tumatagal, yung regalo mong bato, lumalaki. Ah. Kasi isipin mo ha, at the start of the relationship, anaki agad. Tapos pag lumalaon, lumilit. So parang I was also in that, ano, in that mental, kumaga, headspace na. Headspace na, sige, restart a decent, no? A decent karat. Para, of course, habang tumatagal, lumalaki naman yung ibibigay. Para hindi naman mukhang lumilit yung pagmamahal ko sa kanya. Parang there's room to grow. Pamahal ng pamahal. Ganun. So, I started off with a decent karat. So, sa 50th wedding anniversary nyo, tipong, ano na yan? Ano, yapi na yun ang ibibigay mo? Or private jet na, ganyan? baka 2.5 karas. Pero nagtitingin ako sa mga subasta. Jewelry pa rin. Pero nagtitingin ako sa mga ano ha, sa mga subasta ha. Uh-oh. Yung isang ano niya, isang diamond earring niya, nabili ko sa yung mga sa mga pawn shop, yung mga sinusubasta. Good deal. Mm-hmm. Good deal. So, balik tayo sa usapang engagement ring. So, I don't subscribe. Dun sa mga times three, you know, I don't really subscribe on that. Ako, it's more of ano yung... What you can afford. Yun lang yung sinasabi. Oh, what you can afford, yung hindi mo inutang. Ah, definitely. Kasi hindi naman siya, ano, no? I would say essential. Hindi mo inutang. Kasi apart, I mean, you know, you gotta think, di ba? Apart from the engagement ring, bibili ka pa ng wedding ring. Mm-hmm. Tapos bibili ka pa ng traje de boda, tapos yung catering mo pa. So it's just the start of a long list of expenses. Magkakaanak pa kayo kung balak niya magkaanak, di ba? May pregnancy pa yan, may injection pa yan. So, you know, parang you gotta have that into that context. Oo. So, anong ngayon ang masasabi mo doon sa 299 pesos na engagement ring? Ako, sa totoo lang, kung yun lang yung afford, naalala ko, may pinapanood kami sa Netflix. Oo. Yung kay Katniel.
Marami na ganyan engagement ring. Yung top alang ata ng cook. Yun yung naging engagement ring. Pero, you know, parang from the story talagang, it meant really a lot. Kaya hiwalay na sila ngayon. The joke lang. So, I think it's not really about the amount, pero yung meaning behind that, kaya 299 pa yan, you know, parang, if importante yun sa lalaki, at kumbaga nakita ng babae na, you know, na there's a lot of heart, di ba, in that one, then I think that should not be an issue. Pero, kung nagkaroon naman ng ganong issue dahil sa kanilang dalawa, I think it's because magkaiba sila ng value. Ng values. Kumbaga, parang para sa babae, dapat ang engagement ring is medyo, you know, medyo hindi naman ganon. Pero sa lalaki, kumbaga, parang, kasi yun lang yung nakayanan ko eh, you know. But that doesn't mean na I would stop there. Diba? So I think it's just a difference of values. And for me, wala namang masama in either one of them. Kumbaga, magkaiba lang talaga siya. So, siguro pwede kong masabi na ano, pwede yung financial incompatibility. Ayun, yung tingin ko doon. Gusto ko yung narinig ko sa isa kong friend kasi sabi niya, baka yung babae, isa sa love language niya ay gifts. Pag nakaka-receive siya ng gift, kung ano yung perceived value niya ng gift, doon niya na may measure kung gaano siya kamahal. Kaya medyo affected, well, affected siya doon sa 299 peso. So siguro doon sa lalaki, hindi niya love language ang gifts. Baka siguro act of service or affirmation. Whatever, or affirmation. So para sa kanya, hindi issue sa isip niya na magbigay ng 299 peso na engagement. So, again, merong sinabi mo, incompatibility, di ba? Financial incompatibility para magkaiba sila ng values. So, hindi natin alam kung hindi natin sila kilala at ayaw natin i-judge. But, number one, valid na yung concern ng babae na magtanong na okay lang ba to na 299 pesos, no? But also, since hindi rin naman natin talaga kilala yung lalaki, na baka yun lang talaga yung kaya niya, or para sa kanya, hindi big deal yung engagement ring. Diba? Kaya kahit na can afford siya, yun lang yung binili niya. Kasi nga, para sa kanya, hindi naman yun yung pinaka-importante. Siguro, nag-iipon pala yung lalaki for more important, baka yung wedding or pala, bahay, etc. Pwede rin. Yung nangyari, it's proof na hindi pa sila ready magpakasal. Kasi, unang-una, kung may concern yung babae, dapat inopen niya dun sa fiancé niya. Kumbaga, parang mas importante yung relationship. So sana, instead of posting it on social media, ay nagkaroon siya ng courage na i-open up dun sa lalaki na, alam mo, ito yung naramdaman ko nung binigay mo sa akin to. Kasi I think, mas importante yung open communication nyo in the relationship, di ba? So, that's a sign na hindi pa sila siguro ready magpakasal. It doesn't mean na dapat maghiwalay sila, no? Ang sa akin lang is, hindi pa sila ready na mag-level up doon sa relationship at magpakasal. Siguro, spend more time na mag boyfriend, girlfriend to get to know each other, to be comfortable to open up and talk about difficult topics such as yung kanilang money attitude or money mindset, money values, no, financial values nila. Right. So, yun. And dagdag ko lang, no, I think na parang yun nga, as we always say, kasi pag may mga kumukonsulta din sa amin na mga magsing-iro, ganyan, na may balak ng magpakasal, we always tell them na pag-usapan nyo rin, bago pa kayo ikasal, pag-usapan nyo rin yan, yung mga money values ninyo, money attitudes ninyo. Like halimbawa, sino maghahawak ng pera? Kanya-kanya ba? O centralized sa isa? Kung centralized ka isa, sino yan? Pangalawa dyan, ako, ito yung medyo matindi, yung pagtulong sa kamag-anak. Oh, yun yung sagot nung ano eh, nung lalaki na breadwinner daw siya and all, no? Pwedeng ganon, di ba? So, hanggang saan tutulong kay nanay, kay tatay, sa kapatid, meron bang hangganan? Kasi these things, no, medyo kung tingin natin para we can just work it out after. Ay, hindi. Walang ganon. Well, Before dapat. And ano ha, sa states, no, sa states, number one of the top stressors sa marriage is finances. Yes, and definitely. One of the top reasons kaya naghihiwalay is also money. So, ibig sabihin, malaking factor. And again, no,
Siyempre, bago ikasal, di ba, may mga iba't ibang compatibility dapat. Emotionally compatible kayo, psychologically, physically compatible, you know. Yes. Dapat itinay, religious din. Di ba, yung mga, dapat religious, religiously, whatever, dapat compatible din sa religion, di ba? Dapat tinitingnan din yung financial compatibility. Yeah. And I think most couples, hindi yun ano, hindi yun na pag-uusapan. Hindi naiisip. Hindi naiisip. Yung tipong, sana pa lang, nung pa lang nalaman ko na, para maiwasan lang ganun, ilatag nyo na. And meron akong alam course na parang parang like a weekend or something with the couples. Sa Ateneo ba yan? I think sa Ateneo yan, no? Hi. Discovery? Oo, okay. Ayun. Isa yun sa mga pinag-uusapan, yung money values. And in fact, may mga couples na when they see na dun sa particular aspect na yun, incompatible sila. Ano sila? Naghihiwalay sila. not ano ha, you know? It's not that bad. Na kasi, mas maganda na lang man nung yeah, parang una. you dodged a bullet right there, you know. And they were, you know, parang oo nga, hindi tayo compatible dito, so they're better friends, para mas best sa kanila na, you know, which is a good thing, kasi naman, saka pa kayo maghiwalay, di ba? Yes. Mga anak na kayo, na naka-invest na kayo, tapos sa kasal, tapos gagastos pa kayo for annulment, na, you know, patong-patong pa na merong emotional cost, financial cost, tapos yung mga bata pa, so... Yan, I think, ang isa sa mga key takeaway ko dyan, yung financial compatibility dapat pinag-uusapan, antimano pa lang. Mm-hmm. Yun ang ating ano thoughts about that 299 peso engagement ring. Yes, so kung meron kayong other thoughts or comments, no, mag-type lang kayo sa comment section. You can share our video, ganyan, para kung meron kayong gustong ano ba, itag yun. No? Ayan, oh, gusto rin matuto rin from this video, please do share our video and please give it a thumbs up. And that notification bell, i-click nyo rin yan para alam nyo kung kailan nalabas ang aming mga guwapo or maganda in the case of Jenny na mga video. Oh, at kung may mga social media issues and concerns na gusto nyong malaman yung aming thoughts, message nyo lang kami or i-email sa admin@wealtharchy.com. Oh. Para mabigay din namin sa inyo yung aming opinion about sa mga iba't ibang topics sa pinag-usapan online. But also, if you have your own financial concerns, you can also email us and we can set up an appointment for a financial consultation. Yes. And that's it. Dako, kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Okay, bye-bye. And,